Ilang mga residente ng barangay Southside sa lungsod ng Taguig ang sumabay pa sa init ng panahon. Dito sa kanilang pagtitiis matapos na maputulan ang supply ng tubig ang kanilang lugar. Kaya naman, mapipilitan silang bumili ng tubig, may magamit lamang ang naging aksyon ng kinaukulan. Atin pong alamin. Nakaka-stress talaga. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa bulsa. May nagbabayad sa anak, may nagbabayad sa mother. So, yun po talaga ang number one na nagkaroon ng problema. Maaga pa lamang ay abala na ang fire truck na ito. Hindi dahil merong sunog. Ngunit para maghatid ng tubig sa mga residente ng Palar Post proper Southside dito sa lungsod ng Taguig. Dahil noong Mayo a Primero, naaputulan ng tubig ang ilang residente ng Group 3 and 4 sa kanilang barangay. Ito'y dahil ang subcontractor ng Manila Water na namamahala sa lugar ay bigong mabayaran ng utang na umabot umano sa 5 milyong piso at ito ay dahil sa away pamilya. Kaya ang mga residente ang napeperwisyo ngayon. Yung area po kasi namin sa Palar or yung sa Seven Villages po, meron siyang consignors from Manila Water po. Balihin natin siya from area. Kaya yung buong Group 3 and 4, which is yung affected kay Mrs. Rowena and family sa Innerport Neighborhood Association, nagkaroon sila ng family problem with the mother and son. Ang naging setup is from December, nagkaroon na ng confusion yung mga tao kung kanino siya magbabayad since naniningil din yung anak hanggang sa lumobo daw yung utang nila as per them at hindi na kinayang magbayad. Roughly 1,200 households or 7,000 individuals po ang affected sa Group 3 and 4. Ang mga residenteng aming nakausap, nahihirapan na sa kanilang sitwasyon. Sinabayan pa ito ng napakainit na panahon. Ang hirap po talaga, sir, kasi katulad sa akin, kandiriya ko itong maliit, ito lang pong pinagkukuhanan namin sa pang-araw-araw. Buti na lang, sa ngayon, yung dalawa kong anak na lalaki, medyo nawala sila ng trabaho, kaya yun nakakatulong din sa akin mag-igib. May mga defuel naman, nagbabayad po kami 5 piso isang balde para ipanghugas namin. Tapos sa sabaw naman, bumibili rin ako sa mineral na 30 ang isang container. Kasi hindi naman tayo sigurado sa dipil na ipansasabaw. Dati, hindi kami nag-paper plate. Ngayon, nag-paper plate para minus sa hugasan. Ganun na lang po. Didagdag ulit sa budget. Manghirap po mag-adjust. Dati, ang tubig ko sa isang buwan, umabot po ako ng 1.6. Kasi po, times po kami, 74 per cubic. Siyempre, wala naman kami magawa, kundi magbayad. Siyempre, kailangan namin ang tubig. Lalo na sa ngayon, mainit ang panahon. Kailangan natin maligo kasi lalo na katulad sa akin, may edad na ako. Wala, kailangan magtipirin talaga yung tubig. Habang ang iba naman ay nagkakasakit na umano dahil sa puyat sa paghihintay ng rasyon ng tubig. 3 a.m. nagantay kami dumating ang fire truck. Paano ang paya kung may darating o wala. Super hirap. Nakakainis lang kasi kami ang sisisihin, kami pagbabayarin ng ginastos niyang pera na may utang daw ngayon e nasa 5M na mahigit. Kami, nagbabayad kami kasi kahit nga po pang gastos na sa groceries, unahin lang namin ang tubig pambayad. Ang tubig ko po monthly, 2K. Pag di ka nagbayad dito, may penalty ka. 500. Ito po si Mrs. Dalire. Ang sakit sa loob, nagbabayad kami ng pagkamahal-mahal, bigla lang ganito. Diba? Kahit anong pong sigaw namin, kahit anong reklamo namin, parang wala eh. Okay, nuubo pa ako, nilagnat pa ako. Kasi syempre, sa init ng panahon, yung anak ko, buti nga walang pasok, nakakapag-igib kami. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa bulsa na ngayon. Doble hirap naman para sa mga senior citizen ang kawalan ng tubig sa kanilang lugar. Ay, mahirap talaga. Wala akong tagabuhot eh. Alas 2 sa Manilang araw, gigising ako. Para lang mag-abang doon. Tapos dito, kahit saan-saan, basta may tubig. Mahirap nga. Napakahirap. Wala po kaming kasama, mag-asawa lang, at saka yung isang apo ko.
Tapos po, siya lang nagigib. Tapos yung alaga ko, may cerebral palsy. Kaya hindi kami pwedeng walang tubig dahil nga sa bata. Ang mga tauhan ng barangay agad naman kumilos matapos maputulan ng tubig ang kanilang mga residente. Nag-start siya nung May 1. May mga reports na mapuputulan nga yung water supply namin from Group 3 and 4, which is yung Inner Port Neighborhood Authority, na makakat na daw yung line nila sa Manila Water kasi may unsettled bill sila na worthing of 5 million. April 30 ng gabi, yung report na pumasok sa amin na naputol na yung linya. Nagkaroon na agad kami ng contingency plan na na-report namin kay Taguig City yung nangyari. At nag-come up naman kami ng plan para sa water ration nga po. Nag-notify na agad kami doon sa Taguig City DRRMO and nag-come up kami ng plan. Nag-set up na kami ng incident command post at nakipag-usap po kami sa lahat ng LGU through them po na makapagpadala ng tulong. Yung mga fire truck units po nila galing sa iba't ibang LGU, nakapagbigay naman po ng tulong. As the day goes by po, medyo nababawasan yung resources, merong dagsa, merong ano, kaya yung kakulangan po, kami na po sa barangay ang pumupuno. Actually, nakakabag din kami, kaya nga special si Kap Sarono. Siya mismo yung nag-aaya sa amin sa fire kasi alam namin yung mga fire volunteers namin, napapagod din po sila kasi almost 24 hours po sila nag-iikot sa aming area. Kaya si Kap mismo, siya na po mismo yung nag-drive, siya na naglalatag ng host sa mga tao. Nakausap din namin ang mga fire volunteers ng barangay at para sa kanila, gagawin nila ang kanilang trabaho para lamang makatulong sa kanilang mga kabarangay. Sobrang hirap po kasi pabalik-balik po kami sa area. Nakita nyo naman po, masikip po yung area natin. Lagi po kami nakakatanggap ng mga ganong reklamo sa area. Katulad ng bakit lagi na lang yung pabila, bakit lagi na lang yung ganon. Mahinahaw na lang po namin silang kinakausap at binibigyan po namin ng assurance na mababaan po namin ang tubig. Makatanggap lang po kami ng thank you sa mga tao, sir. Masaya na po kami. Tsaka makita po namin silang naangiti. Natatanggal na po yung pagod namin, sir. Agad din kami nakipag-ugnayan sa kapitan ng barangay para alamin ang kanilang aksyon para mabigyang solusyon ang problema ng kawalan ng tubig sa kanilang lugar. So, sa ngayon din, una, nagpunta yung anak sa post namin dahil mayroon ng nagreklamo. So, una, sinasabi ko sa anak, baka pwede kayong magkaayos bilang kayo ay isang pamilya lang. Hindi din pwedeng idadamay ninyo ang mga residente ng Barangay Southside dahil away pamilya yan. So although ayaw po talaga ng both side na mag-usap-usap sila. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari na hanggang ngayon hindi pa rin sila nag-usap-usap tungkol dyan sa patubig nila. Dahil ang patubig nila, ang mga board of director, isang pamilya lang din. At matapos mailapit ang problema sa lokal ng pamahalaan ng Taguig, agad namang nangako ang alkalde ng lungsod na magbibigay ng paunang mga metro ng tubig para sa residente. Barangay Southside po is patuloy na nakikipag-usap po sa mga tamang ahensya tulad ng Taguig Local Government through Mayor Lani Cayetano. And yun nga po, sa Manila Water po, and nakapag-promise naman po si Mayora na makakapagpadala siya ng first 200 individual meters po galing sa Manila Water. Po, i-open po nila yung application, start na yung processing na magpasok ng direct lines from Manila Water po dun sa affected area. At dahil sa sunod-sunod ng koordinasyon at panawagan ng programa, katuwang ang barangay at residente sa lugar, dito lamang adjust ng Mayo, nagbayad na ang Inner Port Neighborhood Association Incorporated ng higit 2 milyong piso sa Manila Water. Kaya agad ding ikinabit ang linya ng tubig ng araw na yun. Ayon sa tagapagsalita ng Manila Water, kaya na ibalik ng muli ang tubig sa mga residente ng Group 3 at 4 ng Barangay Post proper Southside. Kung tutusin ang away ng isang pamilya ay hindi away ng buong komunidad. Katulad na lamang na nangyari sa mga residente ng Barangay Post proper Southside na sila ang naging biktima sa gulo ng isang pamilya. Bagamat na ibalik na ang linya ng tubig sa kanilang lugar, patuloy naman ang panawagan ng responde na gawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang masilip
ang kasunduan sa pagitan ng mga subcontractors at water concessionaires para hindi na maipit muli ang mga kawawang residente. Mga karesponde natin dito sa Net 25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play Button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net 25. Lalong-lalo na po sa Responde mata ng mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde mata ng mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net 25 social media pages at Net 25 TV.